ngayon may bagong loan app, guys. At grabe ha, 10,000 pesos kaagad. Parang baba ng interest, tapos low service fee ha. Pero ang tanong niyan, 10,000 din ba yung matatanggap? Yung loan app na to, guys, ay wala pang rating. Bago kayo matrap, o makatrap nga yan, ipanoorin nyo na lang yung video na to at kilalanin muna bago kayo mag-download. Everyone, welcome back to another vlog. So it's Ate Red here, and in this channel, tayo po ay nagre-review, sumisilip sa mga loan app para kayo may tamang expectations. Kilala nyo muna bago kayo mag-download. Diba na yung maingat, diba? So my videos are not sponsored and it's based on my personal experience. Di-download ko siya at sinubukan para sa inyo. So kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo mga guys. Hit that subscribe button, hit that like button, and bell button para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong videos. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay itong si Tim Cash. So para to sa mga iOS users dyan, dahil yung loan app na to ay madadownload lang sa App Store. So, chinek ko yung rating, mabonga, bagong-bago kasi wala pa siyang rating. Kaya kung na-encounter nyo to, huwag nyo muna i-download, panoorin nyo muna to. May balita ako nga, mukhang mababa yung interest niya. Ano man yung isubmit mo, 10,000 yung ipaprocess sa'yo for approval. Kaya napadownload ako, guys, gusto ko siyang subukan kasi gusto ko malaman kung talaga bang 10,000 yung matatanggap mo or even close to that. And kung totoo bang, ganito lang yung kaltas niya. 10,000 daw yung maximum loan app. Apply easily daw kasi no more than... Wait! Pero yung minimin niya dito, collateral. Fast approval daw. Ultra fast disbursement. Oh, yan. And yung mga sinasabi niya dun, ha? Yung mga screenshots niya sa App Store. Kaya wag muna mag-download, guys. Panoorin niyo muna to. Kaya siya na... whether i-authorize mo daw si Tim Cash na to use ID, okay, to understand your preference and needs. So, ask the app not to track. So, may ganun ka pang option. Ibigay mo yung phone number mo. I-click mo yung get code para padalhan ka niya ng 6-digit na verification code. At saka mo, i-click yung sign in. Grabe, phone number. Kala ko sabi kanina, maximum loan amount daw is 10,000 pesos. Pero, phone number pala yung binigay, 16,000 pesos na kaagad yung kanyang offer. Ano ba talaga? Kung mag-a-apply ka dito, i-click mo yung apply at hihingi po siya ng personal information. For example, residence, yung address, education level, marital status, number of children, living conditions, ito pa kung rented or sa'yo ba yung bahay na tinitirhan mo. And then yun, profession. Kahit na sabihin mo mga guys na unemployed ka, tatanungin pa rin niya kung how long ka na unemployed. So meron siyang drop down diyan, eh nung bahala magpili ko ano yung answer na suitable sa situation mo. And after that, meron siyang bracket kumbaga ng salary na pipilian mo diyan. Yung contact reference na hihingi niya ay tatlo lang at pipiliin mo siya doon sa phone book mo bale. At sa baba hihingi din siya ng email address mo. Meron siyang questionnaire kung meron ka bang utang, meron ka bang overdue. So, syempre, sinagot mo pala, ano? Moving forward, ito po yung mga IDs na tinatanggap niya. UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal ID, Voter ID, and Health Card or PhilHealth. Pagkatapos ay pipicturan mo yung ID mo, dapat maliwanag yung pagka-capture ng ID mo kasi pag nakuha na yun yung ID mo, lalabas po yung information. Siya na bali magka-capture ng basic information na yan, yung pangalan, middle last name. Okay, tayo magpatuloy ha. I-shoutout natin itong si Tim Cash. Ako, bongga, camera na camera, wrong spelling pa. Yung Tamara daw, camera. Titiwala ba kayo sa mga apps na may mga wrong spelling? Nako. Pagkatapos mo ibigay yung ID mo, magsi-selfie ka na. Tapos mo mag-capture ng selfie mo, yung face verification niya. So, hihingi niya yung, ano, yung account type. So, kung saan mo balik gusto ipadala yung pera. So, pwede siyang GCash. Kung ayaw niyong maligaw, kung sakali man ma-approve kayo at padala kayo ng pera, kung ayaw niyong maligaw, yung ipapadala sa yung funds, whatever the amount, make sure na lang na tama yung GCash number or e-wallet number na ibibigay niyo. Kaya yun, 10,000 yung sinabit niya. Pero guys, masusok ka. Actually, bilis nga siyang mag-approve. Mabilis din siyang mag-disburse. Ha? Siguro mga 5 minutes lang. Pero hindi 10,000 yung matatanggap mo, no? Yung natanggap ko is 1,000 yung kanyang in-approve. Pero hindi naman totoo na mababal yung kanyang service fee. 590 lang po yung matatanggap mo at babayaran mo siya sa loob ng 7 days. 10,000 yung offer, 10,000 yung na-process. Yung loan mo palang i-approve is 1,000.
tapos ipapadala sa iyo, mababa. So, hindi po totoo na mababa yung service fee niya. Almost kalahati pala yung ibabawas niya. So, ayun, malaki pala yung paltas niya, guys. Para sa akin, ha, ayoko ng ganito. Gusto ko na buo ko matatanggap yung loan at bayaran yung interest. Pagkatapos, kahit na maging 15% man yung interest, pero at least yung loan ay buo kong matatanggap. Kalokohan to, after 7 days, ibabalik mo pa agad yung loan amount, eh, yung natanggap mo is almost kalahati lang. Guys, dapat yung mga ganito pinag-iisipan, and I hope itinapos yung video na to para makapag-decide talaga kayo kung talaga bang i-download nyo to. Ibibigyan nyo ba ng mga personal information nyo? Kasi remember guys, ha, loan apps kasi hindi po ito pa games-games lang, saka hindi siya free money. Yung utang ay dapat binabayaran. At para sa akin, prevention is always better than cure. Kaya meron tayong mga ganito para mas makilala nyo yung mga loan apps bago nyo i-download. Let me know kung meron pa kayo mga loan apps na gusto nyo pasilip, and we'll talk about it on my next vlog. Bye!